Hi guys, welcome back to my channel. Alright, kanina po nag-login ako sa Call Financial at tinignan ko po no, yung kanilang technical guide. At kahit na po pababa ang ating market, no, kasi yung general trend ng market natin pababa, pero napansin ko po may mga stocks pa rin po doon na maganda daw ang kanilang technical. Lumilipad ng stock yung presyo niya sa stock market. At namili po ako ng 5 stocks na titingnan ko po. No, kasi konti lang naman yun nandun. Dumili lang po ako ng 5. At iniwasan ko po yung mga stocks na madalas ko na pong i-feature sa channel ko po. No, kasi baka nagsasawa na po kayo. No? So tingnan na po natin yung 5 stocks na napili ko na tumataas po ang kanyang chart. Ayan. Ang unang-una po dito ay si Meralco. Ayan. At kahit hindi po kayo marunong tumingin ng chart, tingnan nyo po no, mula ng December 2022. Ayan na po, dire-diretso na pong umangat si Meralco, dire-diretso na pong lumipad. Ay, sana pumasok ako dito, kaya lang wala, hindi ko po napansin ito. No? Ayan, dire-diretso ang kanyang lipad. At kung titingnan natin ang kanyang dividend yield, 2022, 4.59. 2023, 3.15. Eh, ba't ba? Para mababa, Kuya John? Eh, kasi kalahati pa lang yan. May kasunod pa yan at siguro mukhang matatalo po nila. Sa akin palagay lang po, mukhang matatalo nila yung dividends last year. Mukhang mas maganda yung this year. Mukhang mag-i-improve. Ayan. At bakit kaya lumilipad? Kasi nga po, tumaas na po. Tumaas na yung revenues nila. Tumaas na po yung earnings nila. Kung mapapansin po ninyo, no? Yung last year na first quarter, 5.66 per share lang. Kinikita nila ngayon. 7.16 na, no? In one quarter alone. Ang laki na itinalon, ano? Parang ang laki nito. Ilang percent ba yan? Siguro mga 30% ba yan? Ganyan, no? Sa mata-mata ko lang, no? Parang 30%. Ayan. At ang dahilan nga po yata niya, no? Kasi nga po, natapos na po yung utos sa Meralco na mag-refund sa mga consumer nung November yata no natapos. And starting December yata, wala na pong refund. Kaya tataas na po ang singil nila lang kuryente. Yay ba yun? Kikita yun may mga Meralco, kaya lang yung bili nyo. Tataas yung mga bili nyo, hindi kayo makakapag-aircon. Ayan. So yun po ang dahilan. Kaya po siguro lumilipad si Meralco, no? Nagkaroon ng excitement ang market, no? Natataas ang kanilang revenues and income. At yun na nga ang nangyari, no? At ayun na nga, no? And kung titingnan po natin, ayan, ang utang, okay lang naman po. Price to earnings, okay lang po. Ayan, alright. Ano bang comment natin? Parang pwede. Parang pwede. Hindi ko masasabi mura siya. Pero pwede na po pagtsagaan po yan. Laman chan na rin po yan, no, guys. Ayan. Next, stock na po tayo. Shakey's Pizza. Ayan. Ang ticker symbol yata nito ay pizza, no? Okay. Ayan na naman. Lumilipad na naman po siya. Oh. Lumilipad na naman, no? Mula ano po ito? Mula January. Around January. Actually, December, oh, November. Tumataas na po siya ng tumataas. Ayan. At hanggang ngayon, no? Walang patid. Ay, ang ganda-ganda ng chart po niya, no? Ang ganda po. Kita niyo po. Medyo may konting volume din po, no? Compare nung last year. Ayan. Akala mo naman si Kuya John, marunong mag-explain technical. Ayan. Pero, ayan. Mukhang mataas yung trend ng kanyang price, no? Kitang-kita naman po natin. Ang lakas ng pagsipa, no? Kaya lang sa mga dividend investor, eh mukhang mapapakamot tayo ng ulo ang liit-liit. Although increasing naman ang kanyang dividends. Pero sa 1%, maraming ayaw po dito sa mga dividend investor. Ayan, pagtitignan naman po natin ng kanilang earnings, revenue, ayan, aba, natalo na po nila yung kanilang pre-pandemic. Kasi tingnan nyo, bumagsak sila ng 2020-2021, di ba? Ayan, nag 5 billion na lang. Kasi pre-pandemic, 8 billion, natalo na, 10 billion na ang kanilang revenue. At kamusta naman ang gross profit? Natalo na rin nila yung pre-pandemic. Wow, exciting! Ayan, at kung titingnan po natin yung quarter by quarter, so i-compare po natin yung first quarter ng 2022 sa first quarter ng 2023, malaki po, na doble yung revenue. Tapos yung income, halos na doble din po, no? Ayan. Syempre hindi mo pa i-compare sa katapat niya na December kasi malakas tayong lumamon pag December, no? Pag January to March, eh syempre ang tatabahan natin, nagpapapayat tayo niyan. Eh syempre mababa ang kita ng konti ng mga kainan. Ayan. So maganda po, no? Palago ng palago ang negosyo.
Pero yung price to earnings ratio, debt to equity, parang hindi natin masyadong gusto, no? Ayan. Actually, pwede na rin po sana, no? Kaya lang, ang problema ko po, kung same sector ang pag-uusapan, kung i-compare ko siya kay Max, parang malayo-layo po, mas sobrang attractive ni Max, eh, oh. Tingnan mo yung price to earnings ratio ni Max. Nasa 5.36 na. Kasi kung pag-uusapan natin ng recovery, ang recovery po talaga, mas... Halos parehas lang po si Max at si Shakey's na naka-recover na po sila. Kaya lang, umangat na po si Shakey's. Lumipad na si Shakey's eh. Oh. Ayan, oh, lumipad na siya. Si Max, hindi pa po lumilipad si Max. Hindi pa siya napapansin. Si Pizza, si Shakey's, napansin na. Si Max, hindi pa. Ayan. No? Ayan, no? Pero kung titingnan mo yung numbers niya, financial health, halos parehas na yung financial health nila, oh. Pero yung valuation po nila, price to book, price to sales, price to earnings, mas attractive po talaga si Max, no? So kung ako po, no, pass po muna ako kay Pizza, ilalagay ko ang pero ko kay Max. Mas gusto ko si Max. Kasi po si Max, eh, baka ito po yung susunod na mapansin ng mga tao. Kasi bakit si Pizza napansin? Si Max hindi, no? Gusto niya ba ng pizza? Ayaw niya ng manok? Ganun ba yun? Alright. Next naman po si Ionix Incorporated. At pag titingnan nyo ang chart, grabe po, lumilipad guys. So, ang laki ng inilipad niya simula nung April. Ewan ko po, ay nako. Doble yata ito, no? Nasa doble or higit pa ng doble ang nangyari po, no? Na price increase. Grabe po itong si Ionix Incorporated na nakita po natin. At sinasabi nga po doon sa call financial na ang ganda-ganda. Buy signal ang kanyang technical. Tingnan mo naman talaga, oh. Ayan. So, buting tingin natin ng konti, 1.4 ang kanyang presyo per share, 1.4 piso. Wow. Wow, piso 40 cents per share, market cap 1.3 billion. Tandaan niyo po 'to, ha? Tandaan niyo po 'to. Ayun, 'yun lang ang nakakalungkot, no? Yung market cap mo, ang presyo ng buong company 1.3 billion, bumebenta ka lang ng 78 million, no? So parang parang putot, parang kulang. Parang layo sa katotohanan. Kasi guys, pag nagtitingin po tayo ng valuation, dapat po yung market cap halos malapit-lapit po sa sales. Dapat po, no? Ilayo po nito, 78 million ang sales niya. Ang market cap po ay ganyan lang po, no? 78 million lang. And yung earnings per share, hindi pa nakaka 1 centavos. Wala pang 1 centavos ang kanyang earnings per share. Eh, nagbabayad ka ng 1.4. Ano yan? 140 times earnings ba yan? So, parang medyo mahal po, no? Kahit na lumilipad siya. Para po sa akin, no way. Pero guys, baka po may chismis kayong alam dito ka Ionix. May nangyayari ba dito kaya lumilipad yan? Baka merong ano, eh, no? Ano tawag doon? Backdoor listing ba? Baka may mga ganong chismis. Di ko alam. Pero kung fundamentals ang pag-uusapan, pass tayo dyan. No way. Next naman po si SFA Semiconductor Philippines Corporation. Ayan, so kung titingnan po ninyo yung chart, umangat po siya, no, simula nung January, mga January, umangat siya. Kaya lang pagdating ng March, medyo natigilan ng konti, no, ang kanyang pag-angat. At medyo nag-stabilize na po ang kanyang presyo. Ayan. Pero mapapansin niyo man, umangat naman po talaga, no, from December hanggang March, tumaas po talaga yung kanyang presyo sa market, no, at maganda ang kanyang itinaas, no. Ayan. At ang dividend yield po niya, pwede nang pagtiyagaan na 3.45-3.79%. Nag-i-increase naman po, no? Ayan. At titingnan po natin ang kanyang revenue and income. Okay-okay lang, no? Pwede na, no? Mukhang na may maintain naman po niya, no? Parang pwede na po yan, no? Ayan. Hindi naman siya masama ang kanyang trend. At quarter per quarter, ayun na. Medyo may nakita tayong problema. Kasi per quarter, pumapalo siya ng around 80 to 90 million, no? Ang revenue niya. Kaya lang, biglang bumagsak, no? Halos na nga lahat, eh, at 54 million. At ang gross profit niya, no? Bumagsak din po ang gross profit po niya. Ayan. Pero ang dami-dami niya pong share buyback, no? Don't get me wrong, no? I think yung management, they feel na very, very undervalued po ang company po na to, no? Okay, no? I think ang reasoning po dito, kasi alam ko memory chips ang ginagawa ni SFA, medyo mababa po talaga ang ano, eh.
ang semiconductor, yung mga presyo ng semicon po ngayon eh. Actually, mahilig po akong manood ng mga ano, ng mga hardware news, mga ganyan. Mahilig po kasi ako sa mga PC component, nanonood po ako lagi niyan, no? Every month na lang po talaga simula last year, wala lang po nangyayari sa semiconductor, kundi every month, bumababa ang presyo ng memory chips, bumababa ang presyo ng mga processor, mga ganyan. Lahat ng semicon talaga bumababa, no? Pati yung mga SSD, yung mga ganyan, bumababa po talaga, no? Ayan. Para po sa akin, medyo sobrang hirap pong i-value po ng SFA semiconductor. Kahit na lumilipad yung stock price niya, nag-share buyback siya, ang valuation niya parang okay naman. Pero para po sa akin, masyado pong mahirap pasukin itong SFA, no? Kasi, guys, no, madalas nyo po maririnig, no, sinasabi ni Warren Buffett, hindi siya marunong ng technology stocks, hindi niya raw naiintindihan ng technology stocks, yung mga ganun po, no? Pero guys, nung nag-meet po for the first time si Warren Buffett tsaka si Bill Gates, nakapakinig na po ako ng story ni Bill Gates nito eh, no? I think early 1990s po ito or late 1980s, nung unang-unang nag-meet si Warren Buffett tsaka si Bill Gates, nagulat po si Bill Gates sa lalim ng alam ni Warren Buffett sa negosyo ni Bill Gates. Nung nagkwentuhan po sila, grabe daw po yung mga tinatanong sa kanya ni Warren Buffett, natutumbok niya daw talaga kung ano yung negosyo ni Bill Gates. Kaya po guys, huwag po kayong malilito pag sinabi po ni Warren Buffett na hindi niya naiintindihan ng technology stocks. Hindi po ibig sabihin na hindi niya naiintindihan ng technology stocks. Ang ibig niya lang pong sabihin, medyo humble po kasi si Warren Buffett, no? Ayaw niya masyadong nagmamayabang. Ang ibig niya pong sabihin, hindi niya po ma-predict, hindi niya naiintindihan yung negosyo, hindi niya alam kung paano i-predict, hindi niya nakikita na in 10 years, 15, 20 years, dire-diretso po ang pag-angat ng isang stocks na yan, ng income niya, revenue and income. Hindi niya nakikitang ganun, hindi malinaw. Yun ang ibig niya sabihin na hindi niya naiintindihan. Kaya usually, ang sinasabi niya, gusto ko mag-invest sa Coke. Kasi alam niya, ang umiinom ng Coke ngayon, next year, iinom ka pa rin ng Coke. Ganun. Yung ngumunguya ka ng chewing gum, juicy fruit, no? Juicy fruit, mga Wrigley's, ganyan. Alam niya, hanggang next year, hanggang 20 years, ngunguya ka pa rin ng juicy fruit. Ganyan, no? So, mas madali niya na pa-predict. Parang Jollibee po, eh, no? Mas madali pong i-predict yung Jollibee kasi alam niya, kung nagkikrave ka ngayon ng Jollibee na manok, alam niya, may regularity na lagi kang nakikrave ng manok, ng Jollibee. Parang ganun po. So, napipredict niya po yung supply and demand. Yung parang ganyan. So, maski pa paano, nararamdaman niya kung paano ipipredict ang isang business. Pero pagdating po sa semiconductor, napakahirap po talaga. Kailan ba tumataas ang presyo niya? Kailan bumababa? Paano ba ang cycle niya? Medyo nakakasira po ng ulo, no? Kaya ako po, medyo pass po muna ako dito sa SFA. Although parang okay siya, pero pass po muna tayo for the reason na mahirap maintindihan. Hindi po lahat kailangan natin pasukin kahit na maganda ang fundamentals. Kasi kailangan po naiintindihan natin ang isang negosyo. Next na po tayo, Lopez Holdings. Last na po ito. Ang laki po ng inangat po niya, no? Ayan, grabe po, no? Itong March. Simula po ng March, April, May. Ayan na po. Lumipad po ang Lopez Holdings. Grabe po ang paglipad po niya, no? Ayan. Alright. Kaya lang po, hindi siya nagbigay ng dividends for 2023. At kung titingnan natin yung history, tumatanda ng paurong si Lopez. Wala 20 cents. Laging 10 cents. Tapos 2022, 5 cents na lang, ano? Ayan, tumatanda siya ng paurong. Hindi ko po alam kung bakit. Ayan. Pero sa dividends lang po, medyo... syempre hindi nakaka-attract, no? Ayan. Ang bababa po ng price to earnings, no? Pero wag po kayong magpapaloko sa price to earnings na yan, price to sales na yan, tsaka price to book po na yan, no? Wag po kayong magpapaloko sa mga ganyan. Kasi po ang market cap ni Lopez Holdings ay 20 billion only. Okay, 20 billion only. Pero pag titingnan po ninyo, yung debt po niya nasa 180 billion po, no? Pag in-add niyo yung current liabilities and long-term debt, 180 po billion po yan, no? So, ayun po, no? Medyo unlucky-lucky po ng utang. So, in my opinion, kung i-consider ko po yung utang niya at yung PE ratio niya ngayon, medyo fair lang po ang valuation po niya. And hindi po ako masyadong mahilig sa company na ganong kataas po ang utang. Pass po muna po tayo kay Lopez
Holdings. Ayun po, no? So, yun lang po ang conclusion natin. Si Meralco, parang pwede. Si Pizza, kayo po, parang pwede. Pero mas okay si Maxes po sa akin, no? Kaysa mag-pizza po kayo. SFA Semiconductor, nasa sa inyo po. Para sa akin, iwa-watchlist ko na lang po si SFA Semiconductor. And guys, no? Ayan po, no? Huwag po tayo magpapaloko sa mga charts. Hindi po dahil lumilipad ay dapat mong sinasakyan. Kasi baka matapat ka sa manananggal. Ayan po, disclaimer lang po, lahat po ito yung opinion ko lang po, no? Please do your own due diligence bago kayo gumawa ng any financial decision or investing decision. So, lomot po sa pag-support ninyo. Nakikita ko po, sinishare nyo po yung video ko eh. Sobrang thank you po. Alam ko hindi nyo po kailangan gawin na i-share ang video ko, pero I know na tinutulungan nyo po ako dahil maliit na channel lang po ko. Thank you so much. Sobrang appreciated po. Please like, subscribe, share the notification bell at mag-comment lang po kayo. Pati pagko-comment ninyo, na-appreciate ko po. Maraming salamat po. Happy investing, guys. Thank God. Bye-bye.